Hello, good morning. Dito naman tayo sa lanyard ngayon. Gaya ng sinabi ko, kung mapapansin nyo, mayroon siyang kaunting tama. Yun, yan. Yan, yan. Ito, yan. Kasi kinutkot namin to ng gunting kahapon. Sinadya namin kutkutin ng puwersahan talaga. Kaya ganyan siya. Pero sa ibang process, sa pigment, sa sublimation, sa DTP, pagka kinutkot mo ng gunting yan, sasama yan karamihan. Pero sa kanya, pinirasa namin yan lang, minimal lang. Same process sa short kanina, subukan natin brushin. Yan ating sabon, babrushin natin. Yan natin kung maratanggal. O kung bubuka yung print kung matutuklap. Brushin natin. Tapos lagyan natin ng Solwax. Damihan natin. Dami. Tapon. Tignan natin kung may magiging effect siya doon sa output ng ating lanyard. Pusin natin. Sarap na maglaba, ha? Ayan, guys. Ngayon. So far, so good. Siyempre, naiwan yung talagang may tama na kanina na kinutkot natin ng gunting. Pero wala kang makikitang part na tumuklap or nabura. Kasi nilagyan natin ng bleach. Sa ibang process, pag nilagyan ng bleach, nabubura na. Pero ito, maganda. Good, good. Ito yung ating lanyard. Same pa rin. Gamit natin dito, Hansol DTF ink nila na pinatest natin, pinatest sa atin. Yan, Hansol po yan. Medyo tagalan pa natin ng pagbabrush. Baka kung tatagalan, mabubura. Kaya titignan natin. Iyon. Kung mapapansin nyo, walang naging negative effect doon sa kulay tsaka doon sa pagkakalapat nung ating DTF. Good pa rin. Alright na alright. Kapit na kapit pa rin siya. Ayan yung ating Hansol DTF. Kapit na kapit. Alright. Sir Raymond, yan na po. Teresin natin ako. Mamaya, patutuyuin natin siya bibigyan natin sa araw. Siyempre, babanlawan natin. Titignan natin yung durability niya. Pag nakabila na sa araw, kung anong magiging mangyayari.